Magandang araw po, si Doc Willie to. Sa video na to, magbibigay ako ng tips sa tamang pagluluto para hindi kayo magkakaroon ng food poisoning, pagtatae, at itong mga problema natin sa mga mikrobyo at bakterya. Ang tip ko ngayon ay sa paggamit ng mga chopping boards. Ito kasi hindi natin alam, maraming mga sakit nang gagaling dahil sa maduming chopping boards tsaka yung kutsilyo na ginagamit. May chopping board na kahoy tulad nito, meron ding bamboo, meron ding plastic. Ayon sa pagsusuri, medyo mas maganda daw ang kahoy o bamboo na chopping boards. Mas hindi daw dumidikit yung mga bakterya. Pero pwede rin naman yung plastic na chopping board. Ngayon, isang tip ko, pag ginagamit yung chopping board, ay huwag din masyadong madiin yung kutsilyo. Kasi kung talagang gamit na yung chopping board katulad nito, marami ng mga grooves or gasgas eh. Pag malalim na ang mga gasgas nito, dyan po sumisiksik yung mga bakterya tulad ng salmonella. At pag sumiksik na yan dyan, kahit anong hugas mo ng sabon at tubig, ay hindi na matatanggal yung mikrobyo. Pwede kayong magtae, magkaroon ng food poisoning. Magagawa lang natin, kung marami ng hiwa ito, ay papalitan na ng bago. Ang isang tip pa natin, kung may budget kayo, mas maganda dalawa ang chopping boards. Isang chopping board para sa karne, tulad ng hilaw na karne, baboy, baka, kahit sa isda. Kasi ang karne, medyo maraming bakterya at possible may bulate. Pagdating naman sa mga gulay at prutas, pala hindi, naghiwa kayo ng gulay at prutas, mas maganda, iba rin yung chopping boards kung may budget kayo. Ngayon, kung wala naman kayong budget, pwede isang chopping board, pero kailangan huhugasan nyo maigi. Okay? At syempre, itong mga pagtatae, hindi naman natin nakikita kasi itong mga mikrobyo. Kala natin safe ito eh. Pero magugulat na lang kayo, mga bata, bigla pala nagtatae. So, last tip ko, paano siya hinuhugasan? Syempre, sabon at tubig, pero minsan dito nakukuha. Pwede rin gumamit ng mainit na tubig o medyo kumukulong tubig, binubuhusan natin. Or pwede rin tayo gumamit ng chlorine bleach. Ang chlorine, ito yung Clorox. Ang halo nito, isang kutsara nitong 6% chlorine. Ahalo sa isang galon na tubig at ito gagamitin natin pang disinfect at paglinis nito mga gamit. Okay, so sa mga nanay, sa mga nagluluto, kailangan maingat tayo sa ating gamit sa kusina para laging ligtas at hindi magtatae, hindi magkakasakit ang ating pamilya. God bless po.